ayon, lalong lumalala. Itong bangayan ng kampo ni Romualdez at ni Sara Duterte. Nagsalita na rin po itong si Digong, ang dating presidente. Dito sa isyu na ito, nanaig ang taong bayan. Dahil yun nga, wala na. Wala na confidential fund itong mga ahensya na ito. House Small Committee removes confidential funds from the following government offices and departments as it introduces institutional amendments to the proposed 2024 budget. So, etong mga department na to, Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Information and Technology, Communications and Technology, at Department of Foreign Affairs. Nauna na nga po na sinabi ng Secretary of Department of Foreign Affairs na hindi nga nila kailangan ang confidential funds. So yun ay napakataliwas siyempre sa pahayag ni Sara Duterte na kailangan nga niya ng confidential funds. At kung hindi daw ibigay, wala naman daw problema. So good to know. Good to know. House trips OVP for other agencies of confidential funds. Eto, laman ng balita ngayon. At siyempre, hindi yun nagustuhan ng mga pulahan, ng mga diehard. Kaya nagkakakalkal sila ngayon ng posibleng issue naman daw na dapat ipaliwanag ng kampo ni Romualdez. Ayan na. Anong pahayag na itong si Digong tungkol nga kay Romualdez? Dahil nga, siguro naramdaman na itong si Digong na ang may kagagawan, kaya hindi na pagbibigyan ng confidential funds, hindi na o tinanggalan na ng Kongreso yung mga ahensya na yon, kasama yung dalawang ahensya nga ni Sara Duterte. Siguro yun ang pinakadahilan kaya ngayon ay naandyan at nagsasalita etong si Duterte. Ang magulang, si Digong. Alam mo kasi, hindi ko alam kung bakit inaano niya si Inday. Referring to Romualdez. Si Inday naman, you know, I don't know why he is attacking Inday. Inday is perceived to be a good candidate. But I'm saying now, Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Yon. Manang-mana, no? Ganun din ang estilo niya ng mga panahon. Nako, no, ay wala naman siyang planong tumakbo. Tama na yung vice president. Maganda na yan. Ibigay niya na sa iba. Sana nga totoo yung sinasabing ito na itong si Digong. Okay? Sana ito ay hindi niya binibitawan in public. Sana ay si Sara Duterte ang kinakausap niya hamo. Dahil una, marami pong nasisiraan. Marami pong nalalason ang pag-iisip at nagiging baluktot ang kanilang paniniwala. Ang kanilang paniniwala na si Sara Duterte ang aahon sa kahirapan ng ating bansa. Si Sara Duterte ang magiging solusyon ng mga krisis dito sa ating bansa. Hindi po pwede kasing maging solusyon yung mismo ay gumagawa ng problema at nagiging cause ng problema. Talagang mala po yan. At yung mga kababayan naman natin sa pangunguna ng mga trolls ng Davao City ay paniwala. Okay. So yon, anong mangyayari? Katulad ng sinabi natin, ito rin ang kalakaran, ito rin ang linyahan natin si Digong at posibleng ganito rin ang mangyari kay Sara Duterte. Ang masaklap dito, yun nga, ito, tignan natin. Dahil ni-remove na yung confidential fund, ano na ang mangyayari? Ang sabi ng mga netizens ay posibleng naandyan pa rin yan, pero magiging iba lang ang iba lang na pondo, ibang pangalan ng pondo, yun ba yun? Posibleng ganun eh, di ba? Ito meron pang isang article at may isang komento ang isang netizen. However, it is not enough that some confidential funds are removed or transferred. Yun yung problema kasi pwedeng i-transfer lang in a different kind of fund, di ba? The very notion of confidential funds must be abolished. Public funds should be itemized in the budget and subject to regular audit. Kasi nga, yung confidential fund, alam natin na hindi naman subject yun. Hindi naman transparent talaga kung paano ginastos or gagastosin at syempre hindi nga itemized. Non-transparent and discretionary funds, those with no clear purpose, are vulnerable to corruption. Confidential funds have been abused as pork barrel entitlement by some officials. Yun ang nangyayari. So hindi pa rin makapaniwala itong mga netizens na baka nga ito ay palabas lang.
na okay, wala ng confidential funds itong mga ahensyang ito. Pero yun nga, posibleng ma-transfer sa ibang uri ng pondo. Okay, we urged the Congress to realign the confidential funds in favor of social services with clear line items. Yun dapat talaga maliwanag kung saan gagastusin. Okay. Talaga napaka-ironic. Talaga napaka tama yung term ni Riz Ontiveros na talagang mahihilo ka kung paano nangyari na yung confidential funds ko, no? Noong 2022 na nung si Sara Duterte ay nagastos lang sa is within 11 days, di ba? Grabe. At makikita nyo na wala namang, hindi naman talaga itemized. Hindi nila ma-present ng tama, ng totoo at mabuti kung bakit at paano nila nagastos nga in 11 days. Yon, we call for the Congress or the complete abolition of confidential funds and similar forms of executive pork. Yon, dapat lang talaga. Ako'y naniniwala rin dito. Isa pa, syempre, itong fiasco na ito between Sara Duterte and Romualdez. Sabi ng mga netizens nga, posibleng ito ay pautot din, kaya wag tayo agad kahagat sa kanilang mga drama dahil malay nga natin, ang kalalabasan din pala ay Duterte-Romualdez pagdating ng election. Kaya tayo magpakaingat din at suriing mabuti kung anong drama ang ginagawa na itong mga ulupong na ito.